Karina. Huwag nila i-treat as damage dealer. I-treat nila as clean up. As finisher. Yun yung sinasabi, as finisher. Kumbaga, bababae mo yung buhay. Pag mababa na yung buhay, Karina, sige na, okay na. Karina, I choose you. I choose you. Tama, Karina, finish him. Finish him. Finish him. Interesting points. Interesting points, ladies and gentlemen. But right now, let us focus in the draft. NXB, ganun pa rin yung kanilang banning setup. Joe Franco, tanggal. TNC naman, on the other hand, Selena Valentina. Hindi na talaga. Never again. Selena Valentina, di na talaga. Di na talaga. Kasi napakahirap nga naman kanina para sa buhay din ng TNC na meron ganun nga sa lineup na nga next three evils. Although, diba na mag-usapan natin si kanina, I kind of feel like for this game number 3, hindi na siya masyado ipaprioritize ng mga teams natin. Kasi game number 1, Karina, may Karina sa isang team, hindi naging effective. Hindi din na pull off ng game number 2. So, there's a possibility na Lancelot or Ling ma-open yung mga assassins dito. And for our teams to focus on banning other heroes on the sides. Pero, Franco and Cho for... Ayan, Franco, Cho, Eve. So, tanggalan natin ang hero si Bentings na talagang na pwede pang gulat. Let us not forget yung grabing hila ni Frank. Grabing hila? Frank Things. Ni Benko. Oh, tama naman. Ben mo. Benko. Pero, Benko. Ngayon na na-ban yung Eve, isang ka-Area 51 ang na-open. Uh-huh. Si Reynos. Pwede gamitin ni Kram yun eh. And, yung Esmeralda is still open. Nakikita rin natin na lagi nang ginagamit ni Kram dito. But NXP will rather secure that Esmeralda since maganda rin pang counter. Or rather, pang prevent pick para sa TNC. TNC, pwede silang mag-Beatrix ulit. Kuhanin lang, it was effective for them. Lalo-lalo na nakasecure agad sila ng hero dito for Yasuo. Pwede silang mag... kung kukuhanin nila agad yung Lancelot. Pero diba, Lancelot, Beatrix, pwede. Although madami mga open na ibang hero for the side of next B was take note pero pang glue. Yeah, actually ang dami pa. Pero ganda rin yun eh kung yung ginawa ng TNC kanina na na-prioritize nila si Yasuo eh, no? Kasi nung game 1 parang na-check sila eh. Na-check, okay, sige, papuwersahin natin si Yasuo na mag-Brody. Tapos ano na lang, counterin na lang natin. Counterin na lang natin. Pero tingin ko maganda yung opener na dito ng TNC. But they will go for a Kagura and the Beatrix. Kanoon sinabi mo, the priority is still with Yasuo. Mm. Okay lang sila na matanggalan si Bentings ng hero. Bakit? Eh, natanggalan na din naman eh. Oo. Ba't dikachuin mo na? Oo. Kanina pa ako nagtitis, game number 1 pala. Abutin na natin game number 3. Eh, di sana kung nung game number 1, di nyo pinagtitis. Eh, di sana, pwede natin baguhin. Eh, ngayon, nagtitis na ako. Nakapag-adjust na ako, ngayon yung pababago. Pero, ang makikita naman natin ngayon, trend for TNC, kanina din, game number 2, ang pinayoritize sila is yung Eve. Yeah. So, gusto nila dito yung mga firepower, or yung mga damagers for your team. Na-execute, tsaka na mag-a-adjust, kumbaga, yung side ng TNC. Actually, TNC din, hindi talaga sila usually nagpa-prioritize ng hero ni SDCYC nung game number 1 lang. Next play, sabi natin, baka hindi tayo makakita ng Karina, pero they will secure this one. Plus the Jawhead. Ang taas ng control niyan sa jungle ng TNC, pati yung pang disjoint. Ito ata yung hinahanap mo, TDZ, na sagot doon sa idea na papasok na lang si Karina para kumuha ng kills. Tingin ko, ito yung naging sagot nila. Hindi papasok si Karina. Ano? Ang gagawin nila, ibabato nila kay Karina. I-aaliyop kay Karina. Yes. Mga parang ano eh. O sige, yung... Parang dumaan sa dine-in, sa drive-thru. Sobrang bilis mo yung cashier, babato nila yung ulam. Sa'yo na! Oo. Sa parking. Parang kahapon, yung ulam mo. Parang kahapon yung kay Baloy, siya din yung nagda-drive-thru. Wala lang. Johnson kasi siya. Check out. Oo nga eh. Well, alam mo, Tel, tatawa kami. Oo. Sats, tumawa tayo. Salamat. Maraming salamat. Kami, isang malakas sa tawa lang. Ha! 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 Lang. Ay, ha, isa lang pala. Trigo. Ha! Yun lang, okay. Salamat, maraming salamat, Sandel. TNC, on the other hand, Dairos pa rin. And this is a good answer against the Esmeralda. Considering that yung Esmeralda kanina had a very hard time against the Dairos. Yes. Pati, maganda rin kasi sa Dairos, sabi ko nga kanina na ang bilis niya kasi, well actually level 2 pwede nga agad siya makakuha ng mga jungle creeps eh. Nawala si Esmeralda. So with that ability, magkakaroon ka agad ng lead when it comes to experience and items. So
And also the burst potential. Nagkakaroon talaga ng problema si Esmeralda every single time na magiging katapat niya si Dairo dahil na rin sa burst ng physical. Oo, nakita naman natin kanina eh, di ba? Kung baga, may moment, yes, na una nakakuha ng kill si Esmeralda against si Dairo. Pero nung the next time, or the next moment na nagkaroon ng opportunity na magkatapat sila, si Dairo naman kasi, as compared to Esmeralda kasi, yung damage niya is somehow DPS. Hindi siya talaga super skill-based kasi bibigay-bigay muna siya ng shield. Kaya-kembot muna yun. Kaya-kembot muna siya. Unlike for the Dairot, parang isang taga lang talaga. Lapit, kalkal ng onte, tapos ulti. Ganun lang talaga eh. Yun talaga yung Dairot eh. Damage siya output talaga yung usapan niya. And at the same time, mas malaki yung buhay mo, mas gusto niya. Kasi kaya niya talagang tanggalin yung gamit yung ulti niya. In terms of execute, ganun talaga yung ginagawa ng isang Dairo. Now, ang interesting dito is tinanggal agad ng NXPE yung mga possible heroes na pwedeng kunin dito ni STZYZ. Tinanggal nila yung Lancer, tinanggal nila yung Ling, pero nagka-Reyna pa rin sila. Oo, pero sa TNC pwede silang magpakito. Diba, magalang combo yung pakito, Rafaela din talaga. Parang, yung pakito, syempre boxing hero siya. Yung ref, yung coach niya, yung Rafaela. Oo. Oh, pati kanina yung entrance ng TNC, 'di ba? Nag-aano sila para sa nandidensi role. Oh. 'Di ba? Nagbo-boxing tingko. Pakito is the key. Pwede. Ilabas yung pwede kamaon din, ng all Pinas. Pwede mga ganyan. Ang pwede na kuhanin. All loose. Dalawa lang 'yan. Si Hammerman o si Pakito. O si Pakito. Tapos hindi, no? Si Benedict. Si Benedict. Okay. Well, this makes perfect sense. Why? Because kung isipin mo, yung tatlong core heroes, sabihin na natin, the jungler, the marksman, or the gold laner, and the XP laner, hindi ganun kadami yung kanilang dash. Actually, isang dash lang yung meron tong mga to. Aside from possibly si MP the King na pwedeng mag-restart or mag-out of cooldown yung kanyang ultimate kapag nakakuha siya ng kill. Stationary as compared to other yes. Stationary to other heroes. Etong mga pinili na side ng NXPE. Yeah. At kung mag-ulti man or magkahabulan man sila ng Benedetta, Benedetta yung mananaig. Kahit si Benedetta yung patakbo o si Benedetta yung pahabol. Yeah. Pati ang makikita dito more on habulan eh. It's all about positioning. Pati ang isa na napapansin ko dito sa pag-draft ng TNC, talagang nag-heavily rely sila sa mga burst damage. Yes. Hindi yung Benedetta kasi ang bagal niya mag-skill, ang bagal niya umatake, pero buong-buo eh, malutong yung bawat slice niya. So, parang almost the same mechanic sa Dairoth, pero ang dagdag doon is yung mobile siya. Pwede niyang abutin kaagad si Hesa, yung mga tao na nasa likod na, sabi ko kanina, Batters, no, static sila eh. Yun yung advantage na meron yung Benedetta, makakapunta siya kaagad sa likod. Ibig sabihin, isa siyang mobile legend. Mobile legend, Okay. Let's get into game number three. Galing doon. Oh, you're my lodi. Pero going back to the Benedetta, if everything kasi na, kung kunwari, maliit siya in terms of the farming, napakabilis nga rin kasi mag-clear na minion wave. Mm-hmm. Oy! Tignan mo naman kung gaano ka-aggressive yung dalawang teams natin dito just to getting that little wanderer. Eh, malapit lang nga si STZYZ dito dahil nandoon, nakalagay sa kanya yung little wanderer sa side niya. And that is going to be a win for him. Retribution gamit sa kanya. And pareho din sila dito naka-Demon Slayer. So expect na may laban na tayo by the time na mag 2 minutes and 30 seconds. Ay, definitely. Oh. Kumaga kasi, ipipili to ng TNC. TNC for sure, early part of the game talaga magiging aggressive sila, lalong-lalo na yung kanilang Kagura and the Rafaela. Kasi nga naman, super scaling. At kapag ka nag-scale talaga si Yelly Hayes, yung kanyang Cecilion, napakahirap niyan for TNC. There's a possibility for a one-skill combo or pagkapitik pa lang niya, that's na agad. Yeah. May tutumba na. Stacks ka agad. Yun yung magandang finisher. Yung magandang pang-complement doon sa mga finisher heroes like MP the King's Karina. Yung kailangan makapag-deal ng high burst magic damage at biglang mapasok sa MP the King, no? Mm-hmm. Pati yung Green Claws niya, maganda rin siyang pang follow up dun sa may... Oh! Escalera coming in, trying to go for the kill, the stun. Pero hindi enough yung kanilang damage. Pero enough yon para i-push back ang NXPE sa pagkuha nila ng
Turtle. Oo, ang ganda ng formation ng TNC doon, malaboy but no, imagine mo na grand entrance sila kasi yung next play Evos, hindi pa sila ready. Actually, during that moment, wala na secure na kill though, pero doon natin nakikita yung potential of this lineup of TNC na Bilitao against their enemy team. And the next play Evos, as much as possible, all eyes on Hesa or all opportunities should be given na to Hesa as to why doon din sila kumbaga pumupunta. Coming into this game na alam na natin na talagang mangungulit si Cadenza, pero ang nakakagulat dito is si Benthing. Siya yung nag-take ng backseat role muna. Eh. Kumbaga defensive na hero to eh. Pwede kayong magpa-early snowball neto, pero kung hindi talaga makukuha early snowball, it's more on the defensive side. Am I right, Ads? Yes. Pati yung nakikita natin na nag-a-adjust din si Benthing eh. Ginagawa niyang medyo pseudo-flexible dito yung kanyang Rafaela. Kasi early game, lagi siyang nakamata kay MP The King. Ginagamit niyang kanyang first skill para lang ma-steal or para lang magkaroon ng opportunity to steal yung mga jungle creeps para hindi agad para hindi siya agad makakuha ng limang stack sa kanyang retribution. So yun yung strength nito. And Benthing bigla siyang papasama sa mga core heroes ng TNC kapag a-action kagad. So again, nakikita mo yung pattern dito ng TNC. Everything is rotating around Benthing. Uy, yan, Hayes, one more hit. And kawawa nila yung kill. SDZYZ, hindi siya makakatakbo. Lahat ng dash niya, nagamit nila. At andito na yung side ni Freshie at MP. Gusto pa nila. At ito na nga, sinasabi natin, Escalera, inali yung pabalik. MP The King, dinakdak. Next play, Evos with that basketball play. Nagkadakdaka na po. Pero nakita naman natin na again, their strength is to punish if there is an opportunity na magkamali yung TNC. And during that moment, may kita natin sa replay na napasobra. Yep, napasobra talaga siya dito na kahit sa Escalera pang sumalugtog. Pero MP The King punishing the out of position dito ni SCGYZ. Nakakuha pa nga siya ng dalawa. Double kill. And with the help of Cadenza, sabi nga ni Battles kanina, talagang iniit siya na lang. Iniit siya yung ulap. Uy! And Turtle has been slain. Napupunta na side ng NXP. SDZYZ! Nahuli ni MP. And eto na ata yung oras ni MP na mag-init. SDZYZ. Yung Benedetta dito is not paying yung dividends na pinakamis ng hero. Oo, kumbaga parang medyo bumabagal na. Napawul pa ako dun ah. Napatingin nga ako kung sino ba talaga yung katabi ko eh. Pero nung time kasi na yun, for TNC, ito yung mga ayaw nila mangyari with this type of lineup. Gusto nila as much as possible sila yung nagdidictate the pace. Sila yung nakaangat against Next Play Evos. But at the same time, Next Play Evos, nakita nila na this is our time. Medyo nagkakaroon na ng doubts for TNC, either magpo-forward ba sila or not. So easy 1.8k gold lead for them, 1.7. Yeah, pati ang hirap din kasing hulihin dito ng yung mga members ng NXPE. Unti lang yung disable ng TNC. Yes, meron silang ultimate dito ni Rafaela with Benthing, pero yung ganito mga klaseng initiation, ang hirap niyan. Ako po, nakakuha pa sila ng isa pang pick off at si MP The King pa yung nakakuha. Para akong nanonood ngayon ng cooking vlog. Bakit? Step 1, ultihan ni Johan. Step 2, ejector. Step 3, papatayin ni MP The King. Rinse and repeat. Parang kumbaga, nakalatag sa NXP ko anong gagawin nila. Bakit tutorial magluto? Oo, tapos parang pagdating nun, if ever na gumawa ng play Next Play Evos, sasabihin na lang, add seasoning. Add seasoning. Yun na lang. If necessary, dun na ba-back up? Gumawa ng initial na mga steps sa cooking. Tapos yung susunod na gagawin naman nila, pakuloyin muna ng matagal. Tama naman. Sige, magluto pa kayo. Para lumambot na lumambot. Gusto kayo nagluluto na talaga tayo ngayon. Well, ganun din kasi yung nangyayari talaga. Makikita mo yung 1-2 punch nila dito na simple lang. Unstoppable force, ejector, tapos that's it. Arena. That's it. Very simple yung ginagawa ng Next Play Evos, but it is ito very good for them. Yasuo getting called out. Uresh, dito wala siya proper damage. Pero dito na si Hayes. Dito na si Hayes. Dito na natin kaya nilang gampanan. Kaya nila bigyan ng damage inside the TNC. And nakakuha pa lang kasi Yasuo. Pero hindi na magiging enough yun. Patalo pa rin doon yung side ng NXP. Pero dito sa baba, they're trying to make it so.
na hindi sila ganun katalo in terms of trading. Sinatry nila kumuha ng token. Mm-hmm. Oh, kumbaga, yung ginawa din ni SCCYC and Even Crown, they wanted to take MP the King. They wanted to clear Pinkin Wave against Next Play Evos para somehow hindi sila magiging reactive. So, TNC is still on the track on this game. For Next Play Evos lang talaga, nagiging effective yung kanilang rotation ngayon. Kumbaga, napipigilan nila ngayon yung TNC, particularly the top lane, or the gold lane rather, kung ano ba ang capabilities nung Beatrix or ni Yasuo. Ngayon, Next Play Evos, ang sakit ng damage nakita natin kanina, Sanguin Cause. Tapos sinabayan mo pa nung torn apart memory ni Heza. So, this is gonna be deadly for TNC later on pag nakompleto ni Heza yung mga items niya. Yep. And things, ang primary target, ginamitan ng ultimate. Woo-hoo! Pero grabe yung commit na ginawa ng TNC. Talagang pinarusahan si Ben Things. Yun ang kailangang iwasan dito ng NXP. Ay, si Kadenza pala. Yung TNC, kampi pala nila yun. Oo. Ano sinasabi mo, TDC? Hop! Yung kailangan nilang iwasan. Easy ka lang. Kinakabahan. Siya, nag-exercise pa lang. Easy ka lang. Nagulat din kasi ako, pre. Meron palang ganun. Ang bilis kasi mag-respond din ng TNC. Parang nangyari kanina. Pumasok si Kadenza. Alam, nakita ng TNC yung pattern ni Kadenza. Sige, susugod siya. Prioritizing one target. At hindi siya nagdadalawang isip. Dahil na rin meron siyang pull yourself together. So, ginagawa ng TNC, capitalizing on this pattern na ginagawa ni Kadenza, lagi niya napapunish. At yung nangyayari is yung NXP, yung ibang members, napapasalubsob na rin. So, ang punto ko kanina is, ang gusto ko sabihin kanina is, kailangan iwasan ng NXP yung mga ganitong klaseng unnecessary kills na binibigyan nila sa TNC. Kasi unti-unti nang umahabol. Now, down to 477 gold advantage para sa NXP. Oh, tsaka yung ginagawa din ng Next Play Evos dito, since nakita na nila na meron na sila potential to secure a kill against sa TNC. Ang ginawa naman ng TNC, may mga moments na kagaya niyan, pag may pwede silang i-punish against Next Play Evos na somehow out of position, kinukuha nila. Tapos yung mga nasa gilid nila, ito yung sinasabi natin, napakabilis mag-clear ni SCCYC ng minion wave, even for Kram. As to why, lamang yes ng apat na kills ng Next Play Evos, pero yung TNC, napakalapit lang ng gold para sa kanila at sila pa yung unang nakasira ng tore. That is actually a great point, and considering all that na sinabi mo, Chantel, you have to know na may scaling pa rin tayo na nagaganap dito. Oo nga pala. May scaling pa rin kay Escalera, may scaling pa rin kay Yasuo, pero ang pinakamalaking scaling para sa akin dito, nandoon kay Yelly Haze. Yeah. Sobra. Parang kung ako yung TNC, ang magiging comms nila later, hanapin niyo si Haze. Yeah. Kasi Haze definitely with a crowd control. Tapos kahit yung ultimate niya pagdating sa dulo, masakit din eh. Malayo din yung range nun eh. Mm. Pati yung ano eh, yung silang dalawa ni Kadenza yung nagiging starter. Kapag si Yelly Haze nakakuha ng Sanguine Claws, biglang tatalo ng agad ni Oreshi ng Falling Star Moon, and that's the start of the fight. Si Kadenza naman, pag naka-follow through siya, kapag nakapag-alio play siya, yun yung magiging start ng fight ng NXPE. So, yun yung kailangang i-focus fire ng TNC. Hanapin natin si Kadenza at si Yelly Haze para ma-shutdown natin si MP the King. Kasi once na nawala or nag-loosen up yung protection nila kay MP the King, makukuha nila yung gold bounty na pandagdag. And that's one of the best ways to capitalize or mabalik sa kanila yung momentum. As you can see on the map, talagang binibigay na ng side ng NXPE yung turtle, yung Lord side kanina eh. Pero sabi ng TNC, huwag natin ipilit. Ang dami nilang pang-counter-initiate sa atin at kailangan natin mahanap si Haze muna bago din tayo pumasok. Yeah. At habang nangyayari yung lahat, nandun naman si Oreshi sa may baba. Kumbaga, para dito kasi sa Next Play Evos, sabi na, teka lang yung kalaban natin. Somehow, inaangat nila lagi yung minion wave nila. So, we have to do something about it. Kaya, kumapansin natin, nandun si Oreshi lagi. Tapos may Heza from time to time. Kiniklear din niya yung minion. Pero TNC, yung pwesto na ngayon, talaga literal na gusto nila makuha na yung mid lane dito ng Next Play. At masakit na po ang sniper dito ni Yasuo. Alam mo, naniniwala naman ako, all parts of the game, pag lumabas yung ulti na yan, masakit talaga yun. May halong kabay, no? Pag kumuhit. Mga tipong mapapadalawang isip ka, alaman ba talaga ako dito? Nakakatinay. Yung kahit hindi ka natatamaan, mapapikit ka pa. Oh, aparay ka kahit hindi ko yung tinamaan. Aray para sa'yo, no? Pili mo lagi yung pe-fuego, eh, no? Fuego! Fuego! Oy! Grabe! Grabe yung attention, no? Grabe naman yun! Parang may jump scare. Oo, laging gulatan yung mga play nitong dalawang team sa to, no? Alam mo, kung titignan mo, that was huge. Kahit sabihin natin naka-alis yung TNC, ang daming flicker na nawala.
Alam mo, Flaker na wala actually, pero meron dong aggression na nagaganap. Uy, si Kram, si Kram, si Kram! And CYC, si Kram yung pinaka-target nila ngayon, pero wala na nasa members side of TNT. Pipirit pa ba nila to? That is going to be the ultimate from SDCYC. Escalera coming in, MP the gang, hindi nito pa! For NG dito, inaabot si SDCYC. At natin sa may pinaka-cap si LH, 3DP-han pa lahat. And grabe, kumuguhit! Si Celion ni Yelly Hayes, Oreshi, Benzing, the zone outan, isolated, hindi kayo makakapunta doon. NXPE gets the Lord. Wow, NXPE again, punishing yung supposedly TNC counter-initiation during the teamfight. Escalera used the flicker para yung pagpag ng payong niya, yung damage nun, ibibitaw niya sana dun sa dalawang players na next week. Yeah. It just so happened na yung pagpag ng payong hindi naging effective para makakuha ng kill. Rather, siya pa yung nakuha dito na next play na wala ng burst in TNC and next play on that Lord. Oo, tinan natin to. Kino mo naman yung sa ating replay. Thank you sa Samsung Galaxy A-Series. Again, Hesa. Kino mo yung position dito ni Hesa? Talagang nasa likod lang siya. He's respecting the damage output of TNC na ambis sila maka-close ng gap. And ito yung sinasabi ni Chantel. Ginamit niya pa yung flicker niya para lang makuha yung last proc ng Yinyang overturn. Pero MP the King, with his item, sa survive niya yung Lightning Truncheon at na-punish nila si Escalera using his auto position. At this point, kailangan lakasan na talaga ng loob eh. Oo. Kumbaga, lahat sila dito, kaya nila i-take down yung isa't isa. Actually, naniniwala nga ako yung damage output ni Escalera ngayon. Kaya ka i-take down o kaya kang dalhin sa critical HP. Kailangan pero, talaga, maganda yung positioning. Maganda yung positioning. Pero risk na talaga yun at this point on. At tignan nyo naman, ito yung pinakamahirap na parte para sa akin, Chantel TDZ. Yung siege na gagawin ng NXPE. May Sicilian ka? Kailangan i-take down mo yung Sicilian na yan. Oo, tsaka kapag meron ka kasing Sicilian na kalaban, hindi ka pwedeng basta-basta magkakadikit kayo kasi pag nakurot kayo, talagang masakit na masakit. Hindi nakurot yan, yan ang hampas, pero may binato ng bulalakaw. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng bulalakaw. Yun yung sinabi dito ni Oreshi. And that is going to be TNC bailing out. Oop. Bailing out, pero Escalera na halot pa rin. Falling Star Moves, nandun pa rin. Escalera goes down. SDCYZ, Kram, na may pinakakap. Sinusubukan nila mag-deal ng damage. Gasawa umaalalay din, pero hindi talaga kinakaya. Oo, kumbaga patalon dito yung mga players ng Next Play Evo. Sakto nakita nila si Escalera. It is difficult for Escalera kapag nahuli na siya kumbaga ng mga players dito or mga kalaban nila. Now, TNC, all they have to do is to stay calm. Kailangan muna nilang isipin, kailangan nilang i-take note kung saan magagaling yung mga players ng Next Play Evos. Kasi pagka nagkakaroon ng team fight, ang nangyayari is, gusto agad makasecure ng TNC, gusto agad nila mag-retaliate kasi na sumagot. At kaso nangyayari, hindi na ganila mahuli si Yelly Haynes eh. Yun ang punto eh. Every time na mag-engage yung TNC, well, parang ganyan, ina-absorb lang ni Oreshi yung damage, siya yung nagiging sponge. Then hinihintay ng NXP yung ibang members nila. At kapag nandiyan na si Yelly Hayes at tinamaan ng Sandpin Claws, kahit isa o dalawa, hindi agad mag-aamok yung NXP na i-go ka agad natin to. Kuha agad tayo ng isang magandang pick-off. Lalo't nag-respond na yung Lord, mahihirapan dito yung TNC. I think they really need to capitalize on their strength, yung burst capability, or ano also yung kay Escalera na yin yung overturn kay Yelly Hayes. Yelly Hayes is the key for TNC. Ang daming ways, ang daming things na kailangan pag-isipan ng TNC. And considering dito na si Cadenza gamit niya ang Jawhead, nagiging mas mahirap yung paghuli dito sa side ni Yelly Hayes eh. Isipin mo, lumapit ka ng konti, anong gagawin sa'yo? Insider man, unstoppable force ka o may ejector ka, makakadikit ka kay Hayes. Pero kapag lumayit ka kay Hayes, depende na lang yun kung anong gagawin niya sa'yo. Oo. Oh. Diba? Kasi meron pang ultimate, masakit na rin yung ultimate dito for sure ni Yelly Hayes. Kumbaga, hop! Oy, may nagkosil! Oy! And this could be a big catch. And Ben Diggs, ang ganda ng kanyang ultimate, pero hindi enough. Hindi na naman tayo yung nahuli niya. And nandito pumapasok yung factor ng unstoppable force. Hindi talaga mapigilan, TDZ, Chantel. Literal na unstoppable force para dito kay Cadenza. Kakaibang instincts yung nilalabas niya ngayon against TNC. At isang mabilis din na Lord take for them. Very crucial ang pagkakakuha nila always kay Escalera. Medyo mahirap contain to, TDZ, if I'm not mistaken. Kasi kung isipin mo, yung unstoppable force, tatakbo siya, di ba? Kay Bendings, gagamitin yung Holy Baptism niya. Dapat frame perfect, as in talagang picture perfect. Yes. Kailangan talagang pagkababa yes na mahuhuli mo siya. Kasi
1 second too short or 0.2 seconds too short, baka hindi baka mapigilan ng unstoppable force buff. Yes. Pati hindi siya hindi kakabit yung stun ng ultimate. Pati ang ginagawa kasi ng NXPE, hindi siya nagdadalong isip eh, kasi kapag nag unstoppable force siya, for sure magagamit agad ng TNC yung nag-iisa nilang disable. 'Di ba? So may expose ka agad. It's go time ka agad para sa NXPE. So yun. Oh, Reshi. May Lord na. Atin na yung Lord. Wow. Oh. Kaya natin dito kung paano ha-handle ng TNC etong push na nagaganap. But as for the minions, as for Hesa, eh talagang yun lang yung pinakamagiging kalaban niya dito. Eh talaga yung take down niya. Ito na. And that is going to be the unstoppable force. Ito yung sinasabi natin, the Cadenza factor. The Cadenza place. Ito yung nagpapadali ng buhay ng NXPE. Yen Hayes, pinakulan na ang kaliwat kana sa side ng TNC. Chess DZYZ, napakaganda na second skill niya. And that is going to be Reshi? A clear on the minion waves. Or Reshi getting away. Yasuo nag-reload, ladies and gentlemen. Ito yung makukuha yung kill. Well defended for TNC, pero kailangan mo nilang humingang malalim. Ito yung mga moments na napakahirap para sa kanila. Imagine, all inhibitor turret destroyed. Pero kitang-kita natin yung puso ni STZYZ nung time na yon na kailangan kong pigilan lahat ng mga minion. But take note, kitang-kita, very evident yung damage ni Yelly Haze dun sa teamfight na yon. Yep. At makikita natin dito yung damage ni Yelly Haze and yung kanyang Sanguine Claws. Sisecure niya kaagad na hindi makakalapit yung TNC kapag nakakuha ng pick-up si Cadenza. Alam mo, ang pinaka-napapansin ko talaga dito for the side of TNC, kasi NXPE, clearly sila na yung advantage, kanina na yung advantage dito. But right now, for the side of TNC, tingin ko kailangan nilang, as hard as it may sound, parang kailangan na nila mauna dito sa engagement. Oh. Kasi for the longest time, lagi na sila nababato. Maunahan eh. Mm. Oh, tama actually. Kasi kanina, before naman makahabol yung next play EVOS sa kanila or na nagkaroon na ng item, sila naman yung aggressive. Nagkataon lang talaga na nabaliktad. There was a moment na nakabaliktad yung next play EVOS kaya sila nagkaroon ng items. Pero kanina pa kasi nga, nagkakaroon na space for Cadenza na pipili na lang siya kung sino pwede batuhin. Actually, kahit sino na binabato niya eh. Oh, pero kasi, ang kailangan pansinin dito, sa itong si Escalera, may damage output siya. Kaso ang problema, yung skills niya, nagiging pangsalba ng teammate. Yun yung pinaka nagiging kaso dito for the side of TNC. Now, we can focus on NXPE as much as we want. Pero NXPE right now is winning. Yeah. And the story for them, kailangan lang nila pagpatuloy dito yung ginagawa nila. Yes. Yung unstoppable force ejector, bato mo kahit kanino, tapos pakuha mo yung kill. And that's going to be perfect for them. Pero ngayon, ang tanong talaga kasi dito sa larong ito, paano i-equalize ng TNC? As of this very moment, yung sitwasyon na to, is it Escalera's turn para hawakan yung bola sa kanilang side? Yes, it's Escalera's turn to na maging play aggressive. Isa sa mga pwedeng gawin ng TNC sa situation na to is sila yung kumuha ng pick-off. Gamitin nila yung strength ng composition nila, yung draft nila, na mataas yung burst. And ma-shutdown, kahit maka-shutdown sila ng isa, pwedeng-pwede na yun para malamang sila sa headcount ng mga players kapag sa team fight. Oh, alam mo yung sinabi ni Butters kanina na may laging ginagamit ni Escalera yung kanyang payong para makasagip. Yun yung kailangan nila eh. Kailangan magamit nila dito yung burst ni Escalera. Kailangan nila magamit dito yung burst ni Escalera at mauna sila. Kailangan nila ng synchronization of skills. Kram and even Escalera with that burst damage, pwedeng-pwede. This time, sila naman dapat yung unang magbitaw ng skills! And that is going to be Reshi. Ito na nga yung pinag-uusapan natin, Chantel TDZ. Kailangan makahanap ng pick-off na maganda yung side ng TNC to make this all work out on their end. At nakuha nila yon. At ang nakuha pa nila ay si Reshi. Very crucial on this Lord take. Pero kung mapansin natin dito ngayon ng next play was hindi sila aalis sa kanilang mga posisyon. Sila ay manggugulo. Escalera. Meron silang damage. Meron silang crowd control. Tignan mo si Escalera. Oh. Tignan mo si Escalera. Yung si Escalera. Pwesto. Ito yung mga signature eh. Pwede silang mahuli dito bigla. And MP the King, makikita niya doon. And TNC, holding the Lord. Sino makakuha? TNC gets it.
Escalera dito trying to run away, pero eto na si Hesa. Galit na, my brother Hesa is running for it. Hinahabol niya lahat. Yasuo, ganit na ganit si MP the King. Uy, pero si Yasuo lumalaban pa rin. Yasuo, torn apart memory. Hesa. Making it work for his team. At ngayon, yung Lord ng TNC, dun sa may bottom lane dadaan, isang natitira para dumepensa. Yan ay si SDCYZ. SDCYZ trying to clear out the minions. Pero at the very last moment, ladies and gentlemen, that is going to be victory. NXPE securing that base, taking down everyone na nasa path nila. And even if sabihin natin nakakuha sila ng konting confidence doon sa pag-pick off kay Oreshi, hindi nila na-convert yun into a win. The death of Oreshi was actually the reason kaya nakuha ng Next Play Evo yung pagkapanalo na yun. Kumbaga, Next Play Evo was again punishing yung mga pwedeng nilang i-maximize na pwedeng nag-overextend dito yung side ng TNC. And today, they were the better team against TNC. Napakalinis, napaka-aggressive. Literal na aggressive, yun yung ginawa ng Next Play Evo sa larong yun. Alam mo, dun sa very last moments, if Escalera could have been a little bit more patient. Uh-huh. Kung dadagdagan lang yung patience si Escalera doon at inantay niya magdikit-dikit. Kasi hindi naman yung traditional na assassin mo kasi si Karina eh. Mm-hmm. May magic resistance, all in all. So hindi mo talaga siya ma-burst down basta-basta. Yes. And that was